First one, paano ito nabuo? Actually po, si Ace po yung unang naging trainee sa first one. Mm. And then, tinawagan niya po ako kasi kami po talaga yung closest sa group. Before. Like when you say closest, barkada kayo sa opo, school? Best friend or, po siya since. Sa dance community po. Way back po. Yes po. And then, okay. After po nun, kagrupo ko po si Joker, Max, and Jay sa isang dance group din sa dance community. Ah, so nagsimula talaga kayo mga dancers. Yes, okay. Yes po. And then sabi niya, try nyo nga bro dito mag-audition sa ano sa sinalihan kong group ganyan. And then nagtry kami mag-audition from that 100 trainees po muna kami. And then na-trim down to 50, 30, 20, 10 and then kami na po yung final 6. Matindi rin pala ang laban, ano? From 100 to 6. Pero itong company yes, na kumuha sa inyo. Ay, hindi, Korean. Filipino-Korean. Filipino-Korean. Okay. Oo. Tapos si Jason po yung latest na ano? Addition na nakapasok sa group. As in, when siya latest? Kahapon? Joke lang. Hindi, kailan? Yung mga last minute na joke lang. Parang siya po yung kailan ba? Na-scout po sa isang TV program. Yan. Oh, okay. Na-scout ka sa isang TV program. Yes. Okay. Si Jason is half Korean. Yes. Half Filipino, no? Yes. Yan, no? Oy, Jay, ikaw, paano ka nakuha? Well, tulad nga po nung sinabi ni Alpha, ang ginagawa po namin before, bago kami na masabihan na may gantong auditions or training, nagda-dance po kami. Ang ginagawa po namin, student po kami by day and then sa gabi po, nagka-training po kami ng dance. And yung ginagawa po namin sa dance is to compete po internationally as a Philippine ano po, representative po sa dancing. So yun po talaga yung ginagawa namin. So parang usually yung childhood po namin talagang study and then dance. Parang doon lang po talaga nagre-revolve yung life. Saan ginagawa ito? Sa Pilipinas o sa Korea? Ay, nung before po kami mag-first one, nung nag-compete pala po kami, may mga ibang bansa po kami. Pero nung nag-training na po kami, yes po, babalik-balik rin po kami. Minsan sa Korea rin po, tapos sa Philippines po. To yes, absorb po the program po ng Korean program. And then, of course, na wag namin kalimutan na we're still Filipinos. Parang anong klaseng discipline, Ace, ang ini-instill sa inyo sa inyong training sa Korea? Malala po yan. Malala. Tell us. We gising po kami 7 a.m., of course. Yeah. And then, papasok po ng... Ang time lang po namin is magkape right after. Okay. And then, sa Korea po, papasok na po kami ng dance studio by mga 9 a.m. And then, sa Korea po, kinukulong po kami sa dance studio. Kasama po ibang trainees. And then, siguro po yung mga yan, 500 ml water, pang whole day na po yan. Yung whole day po niyan, gagapang po yan hanggang 9 p.m. So, 9 to 9. Bakit yan lang? But you have to be hydrated, di ba? Anong training po kasi nun is kailangan yung Korean standard na... Chiseled, payat na payat. Ha? So, talaga pong dinidehydrate nila. Well, sayaw na sayaw, sing and dance. Mm. Ngayon po, nung lumipat na kami sa Philippines, kasi Filipino-Korean nga po yung company namin, medyo hindi naman po ganun ka-military style na. Pero, still po, the discipline is there na 7 a.m. gising, kape, 1 hour linis ng dormitory. Mm. And then, yun pa rin po, nagtitraining. Actually po yung mas expert sa training yun, si Joker. Oh, sige. Joker. Tell us mas more about the training. Mas expert ka daw eh. Nung nandito po kami sa Philippines, yung training din po namin, tulad po nasabi ni Ace, morning po, gising pa rin. Pero pagdating po sa tanghalian, imbis po na 2 hours yung pahinga po namin, sinisingitan pa po namin yan ng gym workout. Para po kasi... yung katawan namin mas maging ready equipped po sa mga explosive dance po kasi hindi lang po sayaw yung ginagawa namin as of now, kumakanta na rin po kami, so yung cardio po namin kailangan na rin namin na workout, tapos walang hanggang training po hanggang gabi, tapos kinabukasan same pa rin po yung gagawin namin. Sa isang linggo, ganun pa rin po yung gagawin namin hanggang sa magkaumayan na po kami ng mukha. Ganun po. Ganun malala po, po yun kasi nagkaumayan po talaga kami kasi kami po yung pandemic boy group po talaga. Yes, po. Pandemic boy group? So you were formed in 2020? Yes, yes, po. Yes po. Walang uwian po yun ng... lockdown, shutdown. Ano naging effect nung umaya na yun? Grabe po. Pros and cons po. Pros and cons. Ikaw naman. Ako naman. So, nagbabasag ng basa. Madami po kasi syempre sa parang sa isang relationship lang po, 'di ba? So kapag makakasama mo siya, doon mo malalaman na yung totoo ugali niya kapag magkasama na kayo sa isang bahay. So parang kami po, anim po kami magkakasama sa isang bahay. So marami po kaming that time, parang yung time na po 'yun,
It's a learning process din po para sa amin, para matutunan namin kung paano as an individual si Jay, si Alpha, si Ace, si Jason and si Joker and ako din po. Uh-oh. Kung paano ko po ipakilala yung sarili ko sa kanila. So medyo may mga times din po na nag-aaway kami, pero at the end of the day po, parang doon din po namin na-realize na baka ganito siya sa bahay nila. Siyempre, kailangan din po namin ng magkaintindihan. Kasi once na hindi kami magkaintindihan, parang mangyayari po is magugulo po yung grupo. So, parang maguguho po. So, parang ang nangyayari po kasi, it's either my dream or our dream. Parang ganun po. Versus our dream. So, quotable coach. Pagkakaroon mo na. Na. So, parang kayo nasa Big Brother house. Oh, parang ganun eh. Na walang camera. Ay, may camera po. Yes, 2020. Ah, okay. Akala ko kasi recently lang. O, ikaw, ano experience mo ron? Yeah. For me, I can say, hindi naman, no offense, pero I had the worst training experience since as someone na walang experience po sa dancing and singing. So, I had to learn, like, learn sa mga skills na po. So, unlike them na marunong magsayaw, ikaw, no dance, no sing. So, po. So masabi ko po talaga, I had the worst training since halos parang, susuko ka na. Muntik na. Pero ngayon, marunong ka nang sumayaw at kumanta. Masasabi mo magaling ka na. Sakto lang. Ano po namin yan? Chameleon po namin yan. Uy, chameleon. Wow. Chameleon meaning. Magaling po kasi siya mag-blend. Nag-blend po talaga. Nag-blend siya. Kumbaga, pag tinignan niyo po kami isa-isa, doon po mapapansin yung individuality po namin. Parang, pero as a group po, di mo mapapansin po si Jason na parang, kakatuto niya lang po sumayo. Parang hindi mo po siya mapapansin. Kasi nagbe-blend din siya. Nagbe-blend. Tapos, nilig na ako. Tapos umamo pa po. Si Jason po, pag part na po niya, di ba po, nagbe-blend. Chameleon, together. Tapos pag part na po niya, bubuka po yun. Okay. Parang sasakupin po niya yung buong stage. Guys, stop na. Pero yata pa-sound cute po si Jason. Malakas sa dati ni Jason, ha?